Sa kasaysayan ng Pilipinas, tol, ang issue ng illegal na droga ay palaging naging sentro ng maraming kontrobersya at malalaking balita. Isa sa mga pinakatampok na pangyayari sa larangang ito ay ang kaso ni Franz Zabalones, isang dating traffic enforcer mula sa Cebu City na naging isa sa mga pinakamalalaking drug lord sa Central Visayas. Ang kanyang kwento ay naglalaman ng mga elemento ng pag-amin, pagsuko at pagtataksil na umani ng malawak na atensyon mula sa publiko at mga otoridad. Ang pag-amin ni Zabalones na siya ay nasa likod ng malawakang operasyon ng iligal na droga kasunod ng pagkamatay ng dating drug lord na si Jeffrey Jaguar Diaz ay isang malaking balita sa buong bansa. Minarkahan ito bilang isang mahalagang yugto sa kampanya laban sa droga ng Administrasyong Duterte. At gaya sa kaso ni Kerwin Espinosa, marami rin mga pulis ang nadawit sa kanyang malawakang operasyon sa kalakalan ng iligal na droga. Siya si Franz Zabalones. Siya yung kalibel ni Jaguar. Yung Jaguar na napatay doon. Si Franz Zabalones, natubong San Fernando sa Timog Silangang Cebu, na nakasuot ng simpleng puting t-shirt, itim na maong at may suot na ball cap, ay tila isang pangkaraniwang sumuko sa droga ng kanyang iwagayway ang puting bandila sa harap ni dating PNP Director General Ronald Bato de la Rosa noong August 9, 2016 sa Kamkrame. Sa araw na yon, ilang buwan matapos maupo sa opisina ng pagkapresidente si Rodrigo Duterte at ideklara ang madugong laban kontra iligal na droga, inamin ni Franz Zabalones na siya ay isa sa mga nangungunang personalidad ng droga sa Cebu. Inilihad din niya na siya ang humawak ng operasyon sa iligal na droga ng pinaslang na drug lord na si Jeffrey Jaguar Diaz. Ang pag-amin ni Franz ay hindi lamang ikinagulat ng komunidad ng Cebu, kundi pati na rin ng buong bansa, lalo na nang simulan niyang ikuwento kung paano siya naging isa sa pinakamalaking supplier ng iligal na droga sa probinsya mula sa pagiging isang simpleng traffic enforcer sa Cebu City. Katunayan, siya pala ang tinaguriang number 2 most wanted drug lord ng Central Visayas kasunod ng numero 1 na si Jeffrey Jaguar Diaz. Sa kanyang pagsuko, inilantad niya ang kanyang mga boss at mga protektor na pulis. Kabilang na rin dito ang isang kernel na tumatanggap umano ng 200,000 pesos na lingguhang payola mula sa kanya. Ayon kay De La Rosa, nais na ni Franz na baguhin ang kanyang buhay. Habang pinaulanan ng mura ni De La Rosa ang mga lokal na opisyal na nasa listahan ni Pangulong Duterte ng mga sangkot sa droga, pinayuhan niya si Franz Zabalones na tuluyan na magbago. Binigyang din na kung hindi siya magbabago, matotoda siya. Pero hindi kasama sa listahan ni Duterte ang pangalan ni Franz sa illegal drug trade, kundi ang nailista ay ang kanyang kapatid na si Franz with the letter L, na dating vice mayor sa bayan ng San Fernando sa Southern Cebu. Kaya nagpunta ang magkapatid na Zabalones sa Kamkrame sa umagang yon. Si Franz with the letter N ay upang aminin ang kanyang pagiging isang drug lord at si Franz with the letter L ay upang linisin ang kanyang pangalan. Inamin ni Franz ang kanyang pagkakasangkot sa iligal na droga at nagalok ng tulong sa pulisya para sa kanilang kampanya laban dito. Samantala, ipinahayag ni Vice Mayor Franz ang kanyang pagkadismaya dahil sa pagkakamali umano sa pagkakakilanlan na naganap nang ihayag ni Duterte sa publiko ang mga pangalan ng mga hinihinalang narco politicians. Nabanggit niyang nasaktan siya sa nangyari, lalo na't ang kanyang pangalan at hindi ang kanyang kapatid na si Franz ang nabanggit ni Pangulong Duterte. Naging kilala si Franz bilang pangalawa sa pinakamataas na personalidad sa illegal na droga sa Central Visayas sa loob ng ilang taon, hanggang sa mapatay ang pinaghihinalaang nangungunang drug lord na si Jeffrey Diaz alias Jaguar sa isang operasyon ng mga pulis sa Las Piñas City noong June 17, 2016, kung saan ang insidenteng iyon ay inangkin ng pulisya bilang isang shootout. Umamin din si Franz na siya ang pumalit kay Jeffrey Jaguar Diaz bilang pinuno ng iligal na kalakalan ng droga sa Cebu at iba pang bahagi ng Central Visayas. Ito ay kinumpirma ni De La Rosa sa isang televised na pakikipag-usap sa media. Inilahad din ni De La Rosa na si Franz ay regular na nagbibigay ng weekly payola o protection money na nagkakahalaga ng 200,000 peso sa isang kernel at iba pang mga pulis sa Cebu. Bukod pa sa isang binasing drug matrix ni Franz na kinabibilangan pa ng mga pulis na papalo sa 18 at isang PDEA agent, nasa 507,000 pesos ang budget niya linggo-linggo para sa payola o protection money ng mga pulis na mula PO1
hanggang Police Senior Superintendent ang ranggo. Tumatanggap umano ang mga ito from 1,000 pesos to 150,000 pesos sa pamamagitan ng mga bagman ni Franz Sabalones na kinabibilangan ng kanyang kasamahan sa gym, kalaro sa bilyar, kusinero at mga kapitbahay. Inamin ni Franz na may kaugnayan ang mga opisyal at dekomisyonadong opisyal ng PNP sa kanilang ilegal na operasyon. Kaya inalis na ngayon ni De La Rosa ang mga hinihinalang mga opisyal sa Cebu at ipinatapon sa ARMM or Autonomous Region in Muslim Mindanao at Cordillera. Noong July 15, 2016, iniutos ni De La Rosa ang agarang pag-relieve at paglipat ng 5 colonel sa Cebu. Kabilang dito ang mga superintendents na sina Rex Dirilo, George Silanan, Marvin Sanchez, Teofilo Siklot at Rodolfo Albotra. Walang ibinigay na paliwanag ang Camp Crame sa utos ng pag-relieve. Ayon kay De La Rosa, kinailangan ilipat ang ilang pulis upang maputol ang kanilang ilegal na operasyon. Pero bakit relieve lang muna tol o pagkasibak sa pwesto at hindi dismiss o pagtanggal sa serbisyo? Due process ang kailangan muna dyan tol. At kailangan munang mapatunayan ng investigasyon kung sila ba talaga ay may kaugnayan sa illegal drug trade bago sampahan ng kaso. Samantala, si Superintendent Dirilo ay inutusang mag-report sa opisina ng pulisya sa Zamboanga Peninsula. Siya kasama si Superintendent Hilanan ang nanguna sa koponan ng pumatay kay Jaguar Diaz sa Las Piñas City na inaangking shootout ang nangyari. Sa isang panayam, sinabi ni Dirilo na hindi niya kilala ang pagkakakilanlan ng kernel na sinasabing tumatanggap ng weekly payola mula kay Franz Sabalones. Nabanggit din niya na bago sila na ilipat sa Mindanao, si Sabalones ang susunod nilang target sa serye ng operasyon kontra droga pagkatapos ma-neutralize si Jaguar. Si Hilanan ay inilipat sa Northern Mindanao. Inutusan din ng kamkarami ang paglipat ni Superintendent Sanchez sa Cordillera Region. Si Superintendent Albotra ay inilagay sa Caraga Administrative Region sa Mindanao habang si Superintendent Siklot ay inilipat sa Cagayan Valley Region. 5 dekomisyonadong opisyal naman ang ipinadala sa Autonomous Region in Muslim Mindanao or ARMM. Ngunit wala sa kanila ang may ranggong colonel. Sila ay sina SPO1 Francis Villamor, PO3 Frederick Ibanez, PO3 Mark Tago Aninyon at PO2 Julius Codilla, habang si PO3 Cesar Pandong ay pinadala sa Caraga Region. Sa isang pahayag, binanggit ni De La Rosa na maaaring mapatay niya ang mga ito kung mag-cross ang landas nila. Dagdag din ni De La Rosa na sa kabila ng pag-amin ni Franz Sabalones at kahit wala pang reklamo na naisasampa laban sa kanya, hindi na siya pakakawala ng PNP-CIDG. Hindi nila papayagang umuwi si Franz at posible pang isailalim ito sa inquest proceeding. Mismong siya na rin ang nagkusa na manatili sa kustudiya ng CIDG para sa kanyang kaligtasan dahil sa napakarami nitong ikinanta na opisyal sa hanin ng kapulisan at hindi sasapat sa isang araw ang dami ng kanyang ibinubunyag. Noong September 26, 2016, nagsimula na ang isang formal na investigasyon upang alamin ang katotohanan sa mga alegasyon ni Franz Sabalones. Nagbunga ito ng panibagong pagsasaayos sa hanin ng mga opisyal ng Police Regional Office sa Central Visayas o PRO-7 na inakusahan ng pagtanggap ng suhol mula sa droga kay Sabalones. Kabilang sa mga inakusahan ay sina Superintendents Rex Dirilo at George Hilanan na kapwa na ilipat sa Mindanao. Ngunit ilan sa mga inakusahang opisyal ng PRO-7 ay nagbanta pa na maghahain ng demandang nagkakahalaga ng 10 milyon pesos laban kay Sabalones dahil sa pag-uugnay sa kanila sa ilegal na kalakaran ng droga. Si Franz Sabalones tol ay dating kasamahan ng napatay na drug kingpin na si Jeffrey Jaguar Diaz. Nagdesisyon si Franz na kumalas mula sa grupo ni Jaguar upang palakihin ang kanyang kita sa ilegal na gawain. Nagtangka si Franz na makipag-ugnayan ng direkta sa kanyang supplier na si Peter Co, isang inchik na drug lord na nakakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Subalit, sinikap umano ni Jaguar na pigilan si Franz sa pamamagitan ng paghadlang kay Peter Co na magbigay ng diretsyong supply sa dating kaibigan. Nang hindi nagtagumpay sa pakikipag-ugnayan kay Peter Co, napagdesisyunan ni Franz na maghanap ng ibang supplier. Nakilala niya si David C. na nakakulong din sa Bilibid kung saan niya nakuha ang kanyang supply ng ilegal na droga. Ang paghahatid ng droga ay ginagawa buwan-buwan. Nagdadala sila ng 15 kilo ng shabu gamit ang isang high-end SUV para maiwasan ang pagkakahuli sa daan patungong Cebu. Kapag nakarating na sa Cebu, ipinaparada lang nila ang sasakyan sa parking area ng Gaysano Mall at doon nila ipinapamahagi ang mga droga.
Ito ang detalyadong kwento na ibinahagi ni Franz kay De La Rosa at dala ni Franz ang kanyang abogado na maaaring tumulong sa prosesong ito. Samantala, inihayag ni Police Regional Director Noli Talino na wala siyang ideya kung sino ang tinutukoy ni Franz bilang mga taga-protekta niya sa hanin ng pulisya. Inilahad niya na ang desisyon ni Franz na sumuko ay magkakaroon ng malaking epekto sa kalakalan ng droga sa rehiyon ng Kabisayaan. Anya, it's a big blow to the illegal drug trade in Central Visayas. Yung mga galamay niya, mawawala ng ulo kaya lalo sila magkakawatak-watak dito. Noong October 31, 2016, naaresto ng pulisya ang ilang kasamahan ni Franz Sabalones sa kanilang operasyon laban sa droga. Nagdulot ito ng mga katanungang kung nanatili bang tapat si Franz sa kanyang pangakong tigilan na ang illegal na kalakalan ng droga. Pagdating ng January 18, 2017, naglabas ng resolusyon ng Court of Appeals na naguutos na i-freeze ang mga bank account at ari-arian ni Sabalones. Kasama dito ang 76 million pesos mula sa kanyang tatlong bank account, 6 na lote, isang beach resort sa San Fernando, 6 na sports utility vehicles, at isang poultry farm na may sukat na 6.4 hectares. Ang freeze order ay may kaugnayan sa investigasyon ng Anti-Money Laundering Council or AMLC upang matukoy kung ang mga ari-arian ba ni Franz ay binili gamit ang pera mula sa droga. Noong March 9 and 10, 2017, si Franz ay napasa sa ilalim sa kustodiya ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG ng formal na isampa ang mga kaso laban sa kanya sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ngunit hindi nagtagal, iniulat na si Franz ay inutusang palayain mula sa kustodiya ng pulisya. Mula noon, naging misteryo na ang kinaroroonan niya ni hindi na rin naaninag ang anino nito. Noong June of 2017, dahil sa tila pagkawala ni Sabalones mula sa radar, nagsimula magduda ang mga pulis sa Cebu kung nanatili nga bang tapat si Franz sa kanyang pangakong iwanan na ang illegal na kalakaran ng droga. Lalong lumakas ang pagdududa nila nang mapansin ng pulisya na ang ilan sa mga sinasabing kasamahan ni Franz ay patuloy pa rin nagbebenta ng illegal na droga. Sumunod nito, July 7, 2017, inilantad sa publiko ang pagkakakilanlan ng mga pampublikong opisyal na inakusahang tumutulong sa illegal na gawain ni Franz Sabalones. Lalo itong napagtibay ng arestuhin ng pulisya ang tatlong opisyal mula sa bayan ng San Fernando dahil sa illegal na pag-aari ng mga baril. Ang mga opisyal na ito ay inakusahan din ng pagkakaroon ng ugnayan kay Franz Sabalones. Pagdating ng July 18, 2017, kasunod ng pag-aresto sa mga sinasabing narco-politicians, hiniling ng kampo ni Sabalones sa NBI na bantayan ang kanyang mga aktibidad upang patunayan na wala na siya sa illegal na kalakalan ng droga. Pagdating naman ng June 2018, halos 2 taon mula nang umamin at sumuko si Sabalones sa pulisya, muling lumutang ang pangalan niya sa mga ulat ng pulisya nang barilin at mapatay ng hindi nakilala mga salarin ang tatlong sinasabing narco cops o mga pulis na inakusahang nagkakanlong ng mga drug lord sa loob lamang ng 10 araw. Isa sa kanila ayon sa paunang investigasyon ng pulisya ay may ugnayan kay Sabalones. January of 2019, lalong tumindi ang mga pangyayari kaugnay kay Franz Sabalones nang patayin sa magkahiwalay na insidente ng pananambang ang 2 opisyal sa San Fernando. Ito ay sina Barangay Captain Johnny Arisgado at Municipal Councilor Renny Boy Dacalos. Naaresto si Arisgano noong July 2017 dahil sa illegal na pag-aari ng baril. Kapwa ay nakusahan sina Arisgado at Dacalos na may ugnayan kay Franz. Ang kanilang pagkamatay ay kasunod lamang ng pagpatay sa sinasabing aide ni Franz na si Tolencio Ababon. Sa puntong ito, mas marami pang mga kasabwat ni Franz ang napatay, alinman sa mga operasyon ng pulisya o sa mga kamay ng hindi nakikilala mga suspect. Noong June 22, 2019, ang mayor ng San Fernando na sila Cambini Reluya, ang kanyang asawa ni si Panandaran Barangay Captain Nonoy Reluya at 4 na iba pa ay inambush sa N. Bacalso Avenue sa Barangay Linaw, Palisay City. Ang mga salarin na kinilalang sina Felix Abacaja Jr. at Jerome Labitat ay dati umanong nagtatrabaho para kay Franz Sabalones. Gayunpaman, pinag-aaralan ng pulisya ang politika bilang posibleng motibo sa likod ng pananambang. Pagdating naman ng March 1, 2019, sinalakay ng pulisya ang isang bahay na pag-aari ni Franz Sabalones sa isang subdivision sa bayan ng Minglanilla, Cebu. Nakumpiska nila ang ilang mataas na kalibreng armas, ngunit walang ilegal na droga. Sa March 8, 2019, isang pulis na dating nakatalaga sa Central Visayas ang pinatay sa Talisay City.
Ang biktima, kinilalang si Police Staff Sergeant Mikey Espina, ay sinasabing may ugnayan din kay Franz Sabalones. Noong March 14, 2019, muli na namang itinuring ni Duterte si San Fernando Vice Mayor Franz Sabalones, kapatid ni Franz, bilang tagapagtanggol ng droga dahil siyempre, mantakin mo tol, parang imposible naman ata na hindi alam ni Franz na ang kapatid niyang si Franz ay number 2 most wanted sa Central Visayas, kaya kahit papano naman siguro eh, naging protector siya ng kanyang kapatid, diba? Gayunpaman, si Franz ay nag-leave na sa kanyang tungkulin bilang Vice Mayor at mula noon, nanatiling misteryo na ang kinaroroonan niya. Isang buwan pagkatapos, nakumpiska ng pulisya ang 1.8 million pesos na halaga ng shabu mula sa isang sinasabing dating aide ni Sabalones. At ang pinaka nakakagulat na pangyayari ay naganap noong April 18, 2019 sa Huwebes Santo. Si Franz Sabalones ay binaril at napatay ng mga hindi nakikilalang salarin habang papasok sana sa isang billiard bar sa Timog Avenue sa Quezon City, Metro Manila, bandang 11:45 AM. Ayon sa investigador mula sa QCPD na si Police Major Elmer Monsalve, positibong kinilala si Franz Sabalones ng kanyang pinsan. Kasama raw ni Franz ang dalawa niyang kaibigan at papunta sila sa isang billiard club upang manood ng laro. Kakababa pa lamang daw ni Franz mula sa kanyang sports utility vehicle nang bigla siyang binaril ng salarin na sakay ng isang asul na kotse. Tama ng bala sa ulo ang natamo ni Franz at namatay siya agad-agad sa pinangyarihan. Batay sa investigasyon, si Franz ay gumamit ng pekeng identification card na may pangalang Jerome Cabilao alias Abdul Yakin Tating Limpasan. Dagdag pa ng investigador, 5 ID ang nakuha nila na iba-iba ang pangalan. Matagal na wala sa radar ng kapulisan si Franz at nalaman nila na nanirahan pala siya sa Las Piñas mula nang siya ay pinilaya. Mayroong din mga ulat na siya ay nagpatuloy sa kanyang illegal na gawain sa droga sa Manila at hindi tinupad ang pangako niya kay Bato de la Rosa na pagbabago. Gayunpaman, lumitaw ang malaking katanungan sa kanyang pagpanaw matapos hindi tumugma ang fingerprint ng bangkay mula sa crime lab ng pulisya na kinumpir sa nakarehistro niyang fingerprint sa COMELEC sa lungsod ng San Fernando, Cebu. Ayon kay PRO 7 Regional Director Chief Superintendent Dibold Sinas, dalawang posibleng senaryo ang kanilang kinonsidera. Una, na ang lalaking tinambangan papunta sa bilyaran ay hindi si Franz Sabalones o ang taong nagparehistro ng kanyang fingerprint sa COMELEC ay hindi ang tunay na Franz Sabalones. Nais sana ng kapulisan na sumailalim sa DNA testing ang bangkay upang malaman ang katotohanan. Ngunit hindi nila mahanap ang anumang kamag-anak ni Franz na maaaring pagkuhanan ng sample para sa DNA test. Lalo itong naging mahirap dahil sa misteryosong pagkawala ni Franz Sabalones, ang kapatid ni Franz, bago pa ang insidente ng pamamaril. Nag-iwan ito ng malaking katanungan, kung hindi si Franz Sabalones ang napatay, nasaan na kaya ang totoong Franz Sabalones? Ikaw tol, ano ang sa tingin mo? At sa palagay mo, ano ang naging epekto ng kaso ni Franz Sabalones sa kampanya laban sa ilegal na droga sa Pilipinas? Paano nakaka-epekto ang pagkakasangkot ng mga opisyal ng pulisya sa ilegal na droga sa pagtitiwala ng publiko sa PNP? Ano ang inyong pananaw sa paggamit ng madugong paraan sa paglaban sa ilegal na droga? Paano dapat harapin ang issue ng mistaken identity at falsely accused individual sa war on drugs? Ano ang maaaring gawin para palakasin ang transparency at accountability sa mga law enforcement agencies? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!